Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po natin sa banal na pagdiriwang mula pa po sa Dayos ng Novaliches, si Father Jason. At ganoon din po ating itaas sa Panginoong Diyos sa umagang ito ang mga biyayang ating pinagpapasalamat, mga biyayang ating hinihiling, lalong higit kagalingan sa maraming may karamdaman sa pamagitan ng panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo'y maging karapat-dapat pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod niyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati kayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalagana ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon, ipapurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Ang Panginoon ay ating Diyos, ito'y dapat malaman.
Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit na pupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Magsitayo po ang lahat. Inyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Kasama po ni Father Jason sa inyo pong lahat. Welcome po kayong lagi sa parokya at pamansang dambana ni Padre Pio. Palakpakan, purihin natin ang dakilang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. At ganun din si Padre Pio, palakpakan natin ang minamahal nating tagapamagitan, Padre Pio. At nawa, laging ating dasal sa bahaging ito ng misa, misang ito, na pakinggan ng Diyos sa pamagitan ni Padre Pio ang inyong mga ibinubulong sa Kanya ngayon. Amen. No, marami tayong ipinagpapasalamat
Marami tayong hinihiling, kagalingan sa mga may sakit, sa mga may malubang karamdaman. Nawa, yan ang ating panalangin at inyong baunin ang pagkapala mula kay Padre Pio. Ating tingnan ang mga pagbasa, lalong higit sa mabuting balita. Narito ang isang mayaman, no? Sipin ninyo, ang mayamang ito ay wala nang mapaglagyan ng kanyang ani, ng kanyang mga ari-arian. Kung ninyong titingnan, alam ko lahat kayo nakikinig sa mabuting balita na talagang ang sentro niya ay ang kanyang sarili lamang. No? Ang kanyang focus ay sarili lamang niya. Siya ay magpapayaman, no? Magpapadami ng ari-arian. Dahil ang gusto niya, siya ay kakain na lamang, siya ay iinom, mamamahinga. Parang gusto niyang mag-retire siyang, parang iniisip, marami, ganito maraming sa atin. Pag ako'y nag-retire, isipin mo, ako'y marami na akong ari-arian, marami na akong naipundar, marami na akong pera sa bangko, kumpleto na, no? Ako'y meron ng bahay na pwede kong pagpahingahan, wala na akong gagawin. Ako'y mamamahinga na lamang, kakain, iinom, no? Hindi na maghahanap buhay. Isipin niya, hindi na kukulangin. Alam mo, ito'y ordinaryong kaisipan ng mga tao, no? Pero sabi ng Diyos, nakagulat. Ang sabi ng Diyos, hangal. No, hangal. Mabigat yung kanyang kasunod na sinabi, hangal. Sa gabing ito, babawian ka na ng buhay. Kanino mapupunta ang lahat ng iyan? Ay di pag-aawayan ng iyong mga pamangkin, ng iyong mga kapatid, ng iyong mga anak. No? Dito, ang gustong iparating ng Diyos sa atin na ang nakalimutan kasi ng taong ito, nakalimutan niyang magmahal sa Diyos, nakalimutan niyang magmahal sa kapwa. Dahil nga siya nakapokus sa kanyang sarili, siya'y naging sakim, naging makasarili. No? Kaya sabi ng Diyos, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, ng lahat ng uri ng kadamutan. No? Isipin mo, ikaw ang nagpakapagod, bakit ko ibibigay sa iba? No? Kaya ang sabi ni Jesus, ang inyong pagtiyagaan ay ang buhay na walang hanggan. Ang inyong pagtiyagaan, ang inyong pagpagudan sa mundong ito, yung alam mo, pag ikay lumisan sa mundong ito, sa Diyos ang punta mo. Kaya inyong tanungin ang inyong sarili na yung pang iyong pinagkakaabalahan ngayon, pinagkakabisihan mo, yan ba'y magdadala sa iyo sa Diyos? No? Yan ba'y magdadala sa iyo sa Diyos? No? Baka ang focus mo lamang ang iyong sarili. Kaya ang paalaala sa atin, Jesus, mag-ingat sa lahat ng uri ng kadamutan, kasakiman, no? Matutong magmahal sa kapwa, matutong magmahal sa Panginoong Diyos, no? Yan ang inyong pagsumikapan, no? Sapagkat ang buhay naman ng tao, no, hindi ganong kahaba. Kung ikaw ay 50 taon na ngayon, siguradong wala nang another 50 years na natitira, no? Nabibilang-bilang mo na ang buhay mo, no? Kaya ilaan sa pagmamahal sa Panginoong Diyos, sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, pagmamalasakit sa kapwa, no? Sapagkat alam natin, buhat sa ating pagtitiwala at ating pananampalataya, may Diyos na nag-aantay sa atin, no? May Diyos. Kaya pag ikaw sa buhay na ito, sa edad mo nang yan, madamot ka pa rin. Sa edad mo nang yan, sakim ka pa rin. Ano? Pero nakakatuwa po ang Diyos. No? Ang Diyos ay gagawa ng paraan para ikipabaitin. Kahit pa sabing ikinasagayang edad na, na ganyan pa rin ang ugali mo, gagawa pa rin ang Diyos para ikipagbaguhin. No? Gagawa pa rin ang Diyos para ikaw ay sa Kanya mapunta. Ganyan ang Diyos. Mahal ng Diyos ang tao. Kahit ganyan ang ugali mo, kahit na parang ang focus mo yung sarili mo, pero dahil ang Diyos ay nagmamahal ng lubos sa iyo,
gagawa siya ng paraan para magbago ka, para mahubog ka, para mag-iba ang takbo ng iyong pamumuhay, para mahalin mo siya at magmalasakit ka sa kapwa. Ang Diyos din ang gagawa niyan. Ang Diyos din ang mag-i-initiate niyan sa buhay mo. Kaya lahat ng nangyayari sa inyo ngayon, yan ay grace para ikaw ay pagbaguhin. Minsan, yung karamdaman natin, biyaya yan. No? Minsan, yung iyong pinagdadaanan sa buhay ngayon, no? Huwag mong tingnan bilang yan ay parusa sa iyo. No, biyaya yan. Sapagkat minsan, yan ang ating salvation. No? Minsan, yan ang pamaraan ng Diyos para ma-focus ka sa Kanya at hindi sa maraming material na bagay. No? Minsan, yung mga nangyayari sa iyo, ano, talagang tukso sa atin. Yung maraming mga sunod-sunod na pangyayari. Yan ay para ikaw ay palapitin ng lapit na lapit sa Diyos at para ikaw magkaroon ng malasakit sa kapwa. Kaya huwag mong titingnan ang mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon bilang ako'y pinarurusahan na ng Diyos. Ako'y ganito na, ako'y pinadadapa na ng Diyos. No? Yan ay biyaya sa iyo. Dahil yan ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Para po sa maghahanog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap. Ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Inaragila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat.
pong hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, ang kaniyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa langit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, mananang sa langit. Sa aming mga sala para na
Patawad mo kami, ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petra Elcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisising, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pahingata ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobring may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobina mula sa 1 hanggang 9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating panmintuho kay Padre Pio
at pagdarasal para sa mga kapayapaan ng kaluluwa ng ating namayapang mga mahal sa buhay, may mga available pong rose candle sa paligid ng simbahan na maaari nating sindahan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mahal na pumanaw. Ika-apat, sa darating pong Miyerkules ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong may sakit ay inaanyayahan. Ika-5, bilang paghahanda ng pambansang dambana sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng dinner for Apkos sa darating na December 10. Mayroon po tayong available na tickets sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nito ang concert ni Mito Yunting at ng kanyang banda na The Drivers, gayon din ang iba't ibang natatanging mga awit kasama ang ilang pari ng Arsidiosis na Lipa. Halina't suportahan ang gawain ito, makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga ticket at iba pang detalye. May dinner concert ka na, makakatulong ka pa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang lahat ng inyong pabeblesaan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aralang Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ganon din po, babasbasan natin yung mga mag-e-exam na nawa ipagkaloob sa inyo ng Panginoong Diyos ang biyaya na kayo ay makapasa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso at hadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung sa una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanung sa una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.